tila malaking biyaya ang pangalang Alyssa sa Philippine Women's Volleyball matapos ang patuloy na buhat performance in terms of points ni Alyssa Solomon para sa nagsisimulang new era ng Philippine Women's Volleyball Team. Kaya hindi maiwasan ng mga fans na maalala na isang Alyssa rin ang nagbuhat noon sa Team Pilipinas. Walang iba kundi ang phenom na si Alyssa Valdez. From Alyssa Valdez to Alyssa Solomon, buhatera. Solomon at Itang nag-block party laban sa matangkad na Vietnamese team. Coach De Brito napasayaw. Pero bago yun mga kaviheads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Tila ni replika ng Pilipinas ang kanilang Leg 1 best performance versus Vietnam. Pero ngayon ay mas nag-improve ang pagpapahirap ng mga batang players laban sa Vietnamese veterans. At katulad sa naunang game ng Pilipinas versus Vietnam noong Leg 1, si Alyssa Solomon din ang pinaka naging vital player. Patuloy ngang kanyang improvement at mas umaangat pang impression ng international volleyball community sa rising star na si Solomon. Pero bukod sa kanya, malaking improvement din naman na pinapakita ng buong koponan kumpara sa kanilang first leg performance sa Vietnam. Mauna nila yung pinakita sa unang game ng second leg laban sa Thailand kung saan nag-improve ang talaan ng Pilipinas. At ngayon nakakuha muli ng isang set ang Philippine team laban sa Vietnam at mas maganda nga ito dahil mas dikit yung mga scores. Actually, muntik pa nga makakuha ng 2-1 lead ang Pilipinas kung hindi lang narattle ang koponan sa dulo ng third set. Nevertheless, palag kong palag ang mga young stars losing 19-25, 27-25, 29-31 and 14-25. Errors ang problema ng ating koponan sa unang dalawang set kaya halos Vietnam lang ang nakakalamang sa mga set na iyon. Actually, sa unang set mas lamang pa nga ang scored points ng Pilipinas pero 11 unforced errors ang pinamigay ng koponan. Sa set 2, mas marami ulit yung errors ng team pero dito nabuhay na ang blocking ng Pilipinas habang sumasabay sa opensa ng Vietnam kaya naisahan pa ng Pilipinas ang kalaban 27-25. Habang sa third set, kuhang-kuha ng ating koponan yung momentum at halos nawalan ng kumbiyansa ang Vietnamese spikers lalo na si number 16 at number 17 na ilang beses na supalpal ni na Alyssa Solomon, Cham Maaya at Ninya Itang. Doon rin talaga nagsimula ang lahat kung paano mas naging kumpiyansa yung galaw ng team sa court. Tuloy rin yung hampas ng wing spikers with Solomon, Belen and Alinsug. Ilang beses rin nating nakuha yung set point at ilang deadlock ang nangyari bago ang losing play ng Pilipinas 29-31 matapos mablock ang palo ni Vance Alinsug. At sa set 4, nawala na yung composure ng koponan dahil na rin siguro sa pagkadismaya matapos ang almost win pero natalong third set. May halong pagod na rin ang defenders ng koponan at bumalik yung napakaraming errors. Overall, lamang ng dalawang Vietnam sa attacks, 62-60 at sa service aces, 5-2. Lamang naman ang Pilipinas sa block, 13-10 pero malaking problema ang 29 unforced errors. Natalo man ang Philippine team ay sobrang impressive pa rin ang pinakita ng koponan dahil majority pa rin ng nakalaban nila ay Team A ng Vietnam na nawala ng ibang key players like T4. Nakaka-proud lalo yung blockings dahil mas matangkad ang Vietnam kaya malaking revelation talaga sa koponan si Ninya Itang. Solid din ang pinakita ng dalawang liberos lalo na sa digging department. Pero pinaka-impressive sa lahat ay si Alyssa Solomon na talagang mas nagiging hinog na para sa pambansang koponan. May chance sa pang Pilipinas na makakuha ng medalya, bronze medal, kung matatalo nilang Indonesia sa susunod na game bukas, huling araw ng CV League, August 13, 4 PM. Dinomina ng Vietnam ang Indonesia so at least ay may positive signs na kayang pumalag ng Pilipinas laban sa Indo team. Ang Vietnam naman ay halos sure na muli sa finals dahil 2-0 na ang kanilang record.